Hello po, magpapakita po ako sa inyo na kung paano po ayusin yung higaan ng amo ko. Kahit po sa TESDA training, ginagawa po ito kung paano po ayusin yung higaan. Pag hindi po tayo marunong nito, ay hindi po tayo magkakaroon ng TESDA certificate. Pero nung bagong abroad po ako, kasi wala po nung TESDA, hindi po ako dumaan sa TESDA, direct hire po ako nung first time ko po mag-abroad. Hindi ko po alam yung ayos ng higaan. Pagdating po ko po sa bahay ng amo ko, hindi po ako sanay, kaya nagtatanong po ako sa amo ko. Kasi sa bahay naman namin, wala kaming bedsheet. Kasi ang higaan naman namin noon, nung mga panahon na yun ay banig. Pero nung mga panahon na yun, nung mga year 2009, nung first time ako nag-abroad, hindi ako marunong mag-ayos ng higaan kung paano ko pipix yung mga bedsheet. Kinakabahan ako noon sa harap ng amo ko. Tapos nagtanong ako sa kanya kung paano ayusin yon. Tapos yung tinuruan niya ako. So, nung nag-apply naman ako, papunta na dito sa Qatar, nagkaroon na ng TESDA training. Kaya nung nag-TESDA training ako, marunong na ako mag-fix ng mga higaan, ng mga unan, kung paano yung, kasi yung bedsheet na to, meron niyang nilalagay na, tawag dito, yung pinaka-blanket nila, ayan o, nasa loob. Yan, pinapasok yan. Diyan. So, ipapakita ko lang sa inyo kung simpleng pag-ayos ng higaan. Madalian lang. Sa TESDA training ginagawa rin ito. Una po natin gawin, i-fix po natin ito yung bedsheet na tinatawag. I-fix po natin yan. Iangat lang po natin ito para ma-fix po natin mabilis. Ganyan lang po. Ang ginagawa ko po, hinihila ko po ito para ginaganyan ko siya para madali ko pong ma-fix yung bedsheet. Pag na-fix na po yung bedsheet, i-push lang natin yung ganyan, yung foam. Tapos next po natin ilagay ay yung mga unan. Yung unan, ganyan ang ayos dito sa amo ko. Ganyan. Ito, tong unan na to pa ganyan. Bali, dalawang unan siya. Ayan, ganyan. Tapos, ito, tong white na to, nasa middle siya, nasa gitna. Tapos, may isa rin. Isang unan na kulay gray. Dalawa sa gilid siya. Yan, ganyan. Tapos, eto dito. Ganyan po yung paglagay ng unan. Pasawa yung pusa. Pasawa yung pusa namin. Bali, ganyan po yung sa unan. Yan. Ganyan yung ayos ng unan. Tapos po, susunod ko naman pong ilagay ay yung blanket. So, pasaway naman ito. Kulit na pusa. Yung sa blanket naman po, ganito lang po. Madali lang po yung blanket. Madali lang naman po. Tingnan lang po natin dito sa may pinakababa. Dito sa baba. Ito po, tingnan po natin ito kung pantay po ito dito sa dulo. Saka po dapat dito pantay rin siya. Para maganda po siya tingnan. Tapos ito, tiklupin lang po yan dito sa may kabilaan. Ayan po. Kahit sa TESDA po, ganito po ginagawa. Ganito rin po yung design sa TESDA. Ayan po. Yan na po yung design. Hindi nga po pantay. Hindi ko alam kung alin ang hindi pantay dito. Yan lang po, kadali. Hindi siya pantay. Sa tingin ko hindi siya pantay. Thank you.
Medyo madilim dito sa kwarto. So, yun lang po. Sa mga makakapanood po ng aking video, please subscribe po and please click the bell notification po. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo.